kahit sino nagsasalita, basta ayaw natin, hindi na natin pinakikinggan, kahit tama pa o katotohanan pang sinasabi nito. Kaya nga dito sa Pilipinas, hindi mo malaman kung ano ang katotohanan eh. Kasi sino mang nagsasalita, may bias ka na agad, may judgment ka na agad, may accusation ka na agad. Ay, administrasyon yan. Dilawan yan. Ako, si Padre naman, simpahan naman, pamumuliti ka na naman. Nakaw! So, hindi mo na nakikita ang katotohanan. Hindi ba po pwedeng sa katotohanan lang tayo? Hindi ba po pwedeng sa bayan lang tayo? Hindi ba po pwedeng sa tama lamang tayo? Kaya ang nangyayari, hindi natin maungkat ang totoo. Sinasabi ng Bible, the truth shall set you free. Kawawang bayan ito, nalulugmok, hindi makalaya sa kasinungalingan na siyang nagpapahirap hanggang ngayon sa ating bayan. Hindi ba po pwedeng ang kapihan natin ay ang katotohanan lang at hindi ang ano o kung sino man? Brothers and sisters, the point is this. Kahit sino, kahit ano, po pwedeng gamitin ng Panginoon upang siya magdulot sa atin ng milagro. Hindi natin kinakailangang maging perpekto. Ang kinakailangan lamang, paggamit tayo, sumunod tayo, makinig tayo, maging bukas tayo. At para sa atin, masasabi ng Diyos, ang sinabi niya sa second reading kay St. Paul, kay San Pablo, my grace is enough for you. Gagawa ako ng milagro sa buhay mo, basta pagtiwalaan mo ako. Look, hindi ko alam kung ano yung hinihiling ni San Pablo tatlong beses sa Diyos na alisin sa kanyang buhay, the thorn in his flesh, maging ang mga dalubhasa sa Biblia, hanggang ngayon hindi magkasundo. Ano nga ba yung hinihiling ni San Pablo na alisin ang Diyos sa buhay niya? Pero one thing, nagkakasundo ang lahat. Yan ay nagpapahirap sa kanya. Yan ay napaka-weakness niya. Yan ay napaka-limitation niya. Kaya gusto niyang maalis sa kanya. Inalis man ng Diyos? Hindi. But despite that, natupad ng Diyos ang maganda niyang plano para kay San Pablo. Nagamit niya si San Pablo upang magdulot sa mundo ng maraming mga milagro at pagbabago. And so, you don't have to be perfect. Things around you do not have to be perfect. People surrounding you do not have to be perfect for God to perfectly do His holy will in your life. You just have to trust Him. You just have to follow Him. And things, unti-unti, will be alright. So ano man ang kalalagayan mo ngayon, kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, sino man ang tao sa paligid mo ngayon, ano man ang nararanasan mo ngayon, ikaw ay nasa sitwasyon na pwedeng-pwede kang katagpuin at tulungan gawa ng milagro sa buhay mo ng ating Panginoon. Remember, nag-ahayuma lamang ng lambat ang mga alagad nang tawagin sila ng Diyos, ng Panginoon. Nag-iigib lamang ng tubig yung babaeng Samaritana nang baguhin ni Kristo ang buhay niya. Nagkakasala pa nga si Mateo bilang isang publikano. Ginagawa ang kanyang trabaho nang biglang tawagin siya ni Kristo. And so God will meet us where we are. Yang tatlong yan, ilan lang sa halimbawa yang nalag-yes sa Diyos. They followed Him. They trusted Him. And then miracles, boom, happened to them. So kahit sino, kahit ano, pupwedeng gawa ng Panginoon ng milagro. You may be thinking, lalong-lalo na kung sadsad ka na ngayon sa suliranin. Father, again, that's too good to be true. Hindi na para sa akin yan, siguro para sa katabi ko. Kasi ala na, wasak na ako. Baon na ako sa utang ko. Lugmok na ako sa bisyo ko. Wasak na ang pamilya ko. Parang wala nga nang magmamahal sa akin eh. Wala nang tumitingin sa akin. Wala nang nagpapahalaga. Hanggang dito na lamang ako. Wala nang mararating ang buhay ko. Okay? Pero itong sasabihin ko sa iyo, kung naayos ng Diyos ang mundong ito out of nothing, nang wala siyang pinasimulan, kung naayos ng mundong ng Diyos ang mundong ito out of nothing, nang walang tulong ng kahit sino o kahit ano, kapatid, mas kayang-kaya niyang ayusin ang buhay mo, lalong-lalo na kung may pasisimulan siya kahit papaano. At yan ay ang pananampalataya mo. Give God something to work with. Give God something to put on His finger. Give God something to start with.
your face. Kapatid, ang dami nang nangyaring milagro sa buhay mo. Look back, try to look back. Yung mga milagro ngayon, in fact, yung simpleng pagising mo kaninang umaga, yung pagpunta mo dito nang safe ka, yung bukas may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin, ang dami mo nang problemang nalampasan, lahat ng yan ay mga milagro. Hindi mo hiningi yan. Hindi ka conscious dyan. Hindi ka aware dyan kung saan ibinigay ng Diyos sa'yo at patuloy na binibigay ng Diyos sa'yo mga milagro ngayon. Hindi mo alam. Yun pa kayang milagro na conscious ka? Yun pa kayang milagro na buong puso mong hihilingin sa Kanya, pagalingin mo ako. Iayos mo ang buhay ko. Gusto ko nang makalipas ang problemang ito. Yun pa kaya ang hindi niya ibigay sa'yo? Lalong-lalo na consolid ang pananampalataya mo. Ito sana, mga kapatid, ay pagdasal natin sa misang ito. At tulad ng sabi ko noong nakaraang linggo, sana hindi nyo nakalimutan ito. Kahit gaano kaliit ang pananampalataya mo, wala ng lahat, wag lang yan. Kasi yan ang pagsisimula ng Panginoon ng marami pang mga himala at magandang mangyayari sa iyong buhay. Ilagay natin ang ating kanang